10 seconds remaining. Vici Gaming's turn to ban. ESG LGD's turn to ban. Remaining. VG Gaming's turn to pick. We are back, mga sir, para sa game number 2 ng BG Gaming versus PSG LGD para sa Oga Pit China Finals. Pero guys, ito na nga ang unang laban na kuha dito ng PSG. Tignan natin kung makakaisa pa ba itong BG Gaming. Parang same pick pa rin itong both teams natin, pero nakuha ng PSG itong Oracle at Ember Spirit pa rin. Ember Spirit pa rin. Sila nagagamit dyan sa Oracle. Tapos mapakitaan nila paano VG Gaming. Pero yang, pwede niyang gamitin dito ngayon yung Mars, tapos pumili yung VG Gaming ng isang strong carry, which is yun yung kulang sa kanila. Pero kasi tingin ko, lagi pa rin ginagamit dito ng VG Gaming yung Mars na core. Palagi, even na mid siya or safe lane, yun yung purpose dito ng Beachy Gaming, kaya lagi din nila pinapix dito si Mars. Pero maganda to dahil LGD meron sila Oracle, so kahit ma-arena siya solo, pwede lang false promise, bench pull up Phoenix. So it's gonna be off lane kasi Phoenix eh, Mars and Phoenix naman. Guys, if may mga katunungan po kayo about sa loot.bet, mag-message lang po kayo sa Kuya Nick na page. Yan, may sasagot po sa inyo dyan. So yan, salamat sa lahat ng nakakasama natin sa game number 1. Thank you guys. Don't forget to share our stream para syempre magkaroon tayo ng Arcana giveaway later on. And kung may sharer badge kayo, safe kayo, di ba? Kung sakaling kayo matawag, eh, malaki chance nyo manalo. Hey. Yan, Penny yan. Puskin ni Nana Lots. Naalala ko dun sa mayor ba sinabi yun, yung ano, Penny Puskin ni Nana. Sabi sino si Nana? Love trip yung nagsabi nun. Si Rana Ulo eh. Nagbabalita ng ano yung mayor, sasabihan, Penny Puskin ni Nana Lots. Di ba naman si Raulo mo eh. E paano kasi puro live stream, di ba, ML, tapos mag-skid ng giveaway. Si Raulo. Karayan na nga. Ito, ang ating game number 2. Tingin nyo ba, makaka 2-0 ang LGD Malines or Vici Gaming? Ma-extend pa nila to sa 4th game. Yan, ang taba ko na. Ang sama nyo sa akin, guys. Ang taba ko na ba? Namamaga ka na, Sol. Hindi ka mataba. Namamaga ka na. Paano ba ako maging bayad? Siguro pag nakalabas na kami dito, guys. Pag wala ng quarantine, papayad na ako ulit. Parang mas malabo eh. Give kita, Shola. Epic skin ni Nana. Shoutout kay Gary Boy.
Hello po lahat ng nanonood sa atin, guys. Mga gusto nyo pong mag-bet ng real money, punta lang po kayo sa loot.bet. Gamitin nyo lang po ang aming bonus code na Lupon. Para madoble ang inyong winnings sa 200 euros and syempre, maingay ba, Shola? Nadidinig ba yung... Pindot-pindot, anong ginagawa mo? Parang tsik-tsik sa Discord yata yan. Pa-shoutout po laging nanonood ang live stream nyo from San Pedro City kay Romel Romano. Wow! What's up, boss? Taga San Pedro ka rin pala. Andito din ako eh. Dito ako na-lockdown. Ayan. Thank you sa mga nanonood dyan. Buti di nadidinig mo yung nag-wielding ka mo sa labas. Galing. Nadidinig. Hindi nga. Konti lang. Mahina lang. Gusto ko lang ulit magpatato, guys. Kailan mo mawawala yung coronavirus? COVID-19. Hindi kung mawala yan, di ba? Pwede na lumabas. Delikado pa rin lumabas kasi, syempre. Meron pa yan. Yung mga first wave yan, yun yung mga tatamaan, syempre. Sila una, yan muna sila lumabas. Wow, ano? Pintay muna kayo mga 2 weeks, ganun, bago kayo magsilabas kasi delikado pa rin po talaga eh. Diba? Kung sabay-sabay lumabas lahat, isko po, edi parang sayang lang din yung kwenarantin natin ng dalawang buwan. Oo. Baka umabot pa, paano pag umabot na isang taon yung quarantine natin? Ayoko. Ayoko. Siguro, pwedeng siguro lumabas. Pag nagkaroon ng vaccine or gamot para sa COVID, no? Oo, oh, yun, yung gano'n. Anyways, ala. Salamat sa mga nakakasama natin dyan. Ano ba yun? Ba't parang anjingay na? Pero tingnan natin na, nag-pick na dito itong LGD ng Dead Prophet. Ganda ng hero ng ano, LGD ah. Kailangan nila na ng frontline dito. Pero bench pool, ang hilig sa bench pool dito ng BG Gaming. Parang hindi na ako nalalakasan sa bench pool ngayon eh. Parang taga swap out na lang siya. Ang lambot, ang bilis niya patay na Ember Spirit palagi. Yan nga eh. Kaso, wala! Lumubo ko nga eh. Lobo ka na. Pero yun, mas mahirap mapatay din sa Ember Spirit given na meron silang Oracle. Ay. Diba? Sure na yan. Ilan mo eh. Bobo niya, ano? Bobo kalo. Yeah, mga boss, flip na kayo sa Dota 2-1 kung gusto nyo makipagkulitan dito kay Boss Alo, na andyan lang siya. Maglaki ni Boxy, partner natin sa Asipo. Uy, maganda yan. Ayan. Kasi meron akong, ano, boss, chow-chow. Yung alim, chow-chow. Pingin naman ako ng chow-chow. Chow-chow. Isa pa nga lang. Kahit chow-king lang. Chow-pan. Kahit chow-pan lang. Kahit chow-pow. Pwede bang gawin chow-pow yung, ano mo, chow-chow mo? Dapat nga ipapangalan ko doon, ano, Chowpan. Chowpan. Boxing. Boxing na lang. Ano pangalan? Boxy. Boxylog. Boxy. Oh, di ba? Ayos pangalan ano, yung mga ganong aso. Guys, sa mga gustong magpa, shoutout sa akin, guys. I-follow nyo na po ako sa YouTube channel ko. Subscribe. Kasi sino po mag-subscribe sa atin dyan, no? Shoutout natin yan, mga lodi. Tsaka nagla-live din po ako sa aking Facebook page. Shola, hey! Sa Instagram account ko po, eto. Pero Medusa na naman para sa side ng BG Gaming. Alam ko na pipick na LGD. Kailangan. Ano? PL. Pwede nakaban? Hindi pa rin nakaban, no? Pwede silang mag-PL. Pangarap ko po maging singer. Pero hindi po ako naging singer. Streamer ka naman eh. Streamer. Streamer. Katunog naman eh. Guys, follow nyo na po yung aking YouTube. Subscribe na kayo sa YouTube ko, guys. Shola, hey! Grabe naman. AM or PL. Yan, pwede. Pwede. Basta diffusal carrier at yung... pwede siya anti-mage. Sure yan. Yung kaya na pantapat. Maaga nilang binigay dito yung Medusa. Maagang nilabas ng BG Gaming yung Medusa. Okay. Ang bakbanang ito mga bossing. Kung sakali man, Reggie, gagawin kaya nilang carry that profit offlane or mid. Sobrang versatile. Pwede nilang iikot-ikot yan.
Pero Vici Gaming, baka iba na nila dito yung PL. Tingin ko nga iba ba na nila dito yung PL. Delik sila dyan eh. Mm-hmm. Ano ba? Ano bang pwedeng hero dito ng ano? Ng LGD bukod sa PL? If ever maban. Siyempre, nasa option ng Vici Gaming yung ano eh. Yung Phantom Lancer na iban out. Eh. PL yan. Ay oo, baka maban nila PL dito. Oh yeah, ban out nga, diba? Yan ang ulit, upload ako tomorrow. Guys, baka makapag-upload ako tomorrow ng aking video. Panibagong video. Anyways guys, subscribe na din kayo sa YouTube ko. JBWXC. Salamat, salamat. Nag-upload. Pero, ayun, baka mamaya. Kumuha ulit ako. So yun, salamat sa ating nanood ng una nating video. Thank you very much. Tingin ko, buta na lang binan ng BG Gaming dito PL, mayayari sila dyan. Pwede sila mag anti-mage. Anti-mage. Ah, oy, Arc Warden. Pa-shoutout, Best Shola from KSAK, Raymark Morales, hello. Pero Arc Warden, magandang pick coming from LGD. Pero kailangan yun din kasi pumasok doon sa bilog. Tsaka mayroon pa sila pang hit ng egg. Titingin ko kaya naman kasi mayroon silang Death Prophet. Hmm? Kaso lalambot nila dito. Parang kakainin lang sila ng Medusa. Unlike kanina, di ba na ano? Unlike kanina na kaya nilang i-lockdown yung Medusa dito. Farm game na naman tayo, mga Lodi. Pero laning base or quadrant versus versus Medusa. Ay, Arc Warden versus Ember Spirit. Nakita naman natin kanina, di ba? Nahirapan si Ember Spirit na early game, pero possible na dahil in-spaman na siya dito ni Ori ng Snake. Pero tingnan natin, ha? Kung yung tempo dito ng Death Prophet, masabayan niya. Mm-hmm. Yun talaga, eh. Kailangan talaga nilang maging okay dito. Pero with that pick of LGD, yung late game dito ng Vici Gaming, pwedeng humina ulit because of this Arc Warden. Diba? Ang lakas din ng Arc Warden na to eh. Sa late game, mapa-early mapa-late game, kaya niya talaga mag-snowball. Tamang space lang wala sa kanyang mga kaibigang core. Live na live po tayo ngayon, mga sir, no? Kaya i-share nyo na po yung ating live stream dahil may chance po kayo na manalo ng Arcana giveaway kapag naka-1K share tayo. Yan, yan. So, ito na yung mga bossing game number 2. Replay lang po yun, replay lang po yun. Ito po yung live, guys. Di po kasi ako, alam ko po mamayang gabi pa po ako na makakalive, pero kasi sobrang haba po nito. Tsaka na-miss daw po nila si Gardo. Pero Death Prophet, kadiri naman yung mga galamay dito ni Death Prophet. Okay, ito na. Game number 2, mga bossing. So ayan, pep-prep lang natin yung camera and then we will introduce the players to you guys. For the side of Vici Gaming, once again, Morse para sa kanila. Tapos Beastmaster on to Young. Si Phoenix naman gagamitin po dito nitong si DY. And Vengeful Spirit sa kanyang PY. Si DY naman mag-Vengeful Spirit, PYW sa kanyang Phoenix. Tapos Ori sa kanyang Medusa. Okay. Isay naman ng LGD Arc Warden ni Chalice. Ember Spirit ni Somnus, Oracle ni X Nova, Shadow Shaman ni FY at Death Prophet ni Old 11. Okay, ito na. Game 2 na to mga boss. Maka 2-0 ba ang LGD or Vici Gaming? Mapagana na nila finally yung Phoenix, Morse at saka Vengeful Spirit. Diba? So yan, yan. 30 seconds to battle. Kanya-kanyang ikot sila. Kanya-kanyang ikot dito yung LGD. So ngayon, apat po sila dito sa baba. They are planning to control these two bounties sa bottom lane. Okay? Tingnan natin dito ha, dahil Mars naman. Kasama ng Mars, Phoenix. Or mag-itipi lang din yung Phoenix dito or bababa yung Vengeful Spirit. Ang hirap sa Vici Gaming, no? Laging parang dalawang offlaner nila dito. Lagi nila kinakordin yung Mars. Pero possible naman lagi. Pero kita naman natin,
ang katapat dito ni Mars, ang dami niyang pang disable. Dami pang disable. May silence, merong shadow shaman. Tingnan natin kung mag-worth it pa rin. Shoutout kay Boss Pabsy na nanonood sa atin. Hi, Boss Pabsy. Hello po yan. Keep safe dyan kung nasan ka man. Kung nasan man. Boss? Kung saan ka man, naroroon. Yan, salamat, salamat. Tayo. Salamat po sa pagtambay dito sa atin. And... nasan ka man? Kanilang time mo ngayon, JP. Pero ito ah, kala ko pa naman Mars ano na no kanina, oh, Mars Flame. Phoenix, yun yung magandang combination. Pero ngayon kasi may papasok sila sa egg, may pangarap sila, sobrang lakas din ni Chalice na mag-arc warden, and then may pampatay siya sa boar. Kahit makapag-roar, may false promise dito itong si X-Nova. Oo, para makapag-dispel. Yun, basta ikaw, Boss Pabsy. Auto shoutout yan sa atin, si Boss Pabsy. Shoutout, Boss. Pero ito na naman si Chalice. Mabait at mapagmahal. Wow. Chala, bili ka SB at pambara para di ka malungkot dyan. Ayan, shoutout kay Boss Robin Ray. Okay lang, Boss Robin Ray. Boss Robin Ray. Pwede mo na ibigay sa si ano eh. Yan. PM muna sa akin yan, Boss Robin Ray, oh. Inaasar pa kami ni Alo dito kasi nga po, dapat siya po yung caster dito. Oh, siya po yung wala, caster ayaw dito. Eh. Ayaw niya po guys, ayaw niya po mag-cast ng China. Kasi daw po, 5 games tapos 70 minutes kada isang game. Kaya ayaw niya po mag-cast. Siya po talaga dapat yung kasama ko mag-cast dito. Shoutout kay Boss Robin Ray. Ayan, Boss Robin Ray. What's up, Boss? Thank you sa panonood, ha? Salamat, salamat. I got PDO. Sino PDO yan? Si Boss Omits. Papa PM na natin kay Boss Omits yan. Boss Robin Ray. Maraming salamat sa pambara. At hindi na ako lulungkot pa. Pero naku po, PYW. Delikado yata. Uy! Siya dapat co-caster ko dito, hindi si JB. Diba? Sabi niya kasi, China yan. Best of 5. 70 minutes. Inaasar pa kami sa group chat. Grabe. Yun lang. Eh, wala eh. Okay lang yan. Pakita ko po sa inyo, sinabi niya, ayan o. 5 games, 70 minutes plus, aabutin yata hanggang bandang hapon yung mga 70 minutes na yan eh. Okay lang yan, kaya naman ni Busalu yan. Busalu ko pa. Wala eh, ayaw ni Castillo yung mautak eh. Pero ito, back to the game. Oh, Mitch, PM mo na si Boss Robin Ray. Yan, maraming salamat kay Boss Robin Ray na papasaya natin every hapon na nanonood. Pero tingnan natin guys ha, back to the game tayo dito. Itong Mars, pinick pa din nila kahit hindi naging effective na game number. Pero Chalice! Uy! Nakupute! Kalang ang ganda naman talaga ng kanyang sino tinamaan ng fortune send niya? Si ano? Si Beastmaster? Hindi ko napansin or na-dispel niya yung kay Arc Warden. Hindi ko napansin eh. Na-dispel yata, na-dispel. Nakatambay siya. Inamaan yata si Beastmaster. Hindi ko masyado nakakita. Pero yun. Ang mahalaga boy dun si Chalice kasi siya yung carry dito ngayon ng LVP. So, check it out. Pero Chalice is falling low. Papasukin siya dito ngayon sa meron, may pula. Ida-dive in pa nga. At ayun. Tapos, itong si Chalice. Ito, omis pa sa kumo sa'yo. Ayan, PM mo sa akin. Meron na akong video, Boss Robin Ray. Message natin si Boss Robin Ray dyan. Pero naku po, solo kill coming from Medusa. Isang aba? Mabilisan. And then, makukuha pa na invisibility dito itong si Ori. Bago to, mga Seb. Kasi, syempre, Ori yan eh. Pag maaga talagang makuha ng Medusa, yung kanyang timing, makapag-farm siya ng maayos, dun mag-iba kwento. Ayan, diba? Wala, mahirap eh. Ngayon kasi wala na silang pansabay para kay Medusa. Unlike kanina na may Phantom Lancer sila na sobrang aga na makapag-online, lalo na ngayon, kailangan muna ng Arc Warden ng maraming item. And then, ang lakas din kasi ng Vici Gaming dito pagdating sa teamfight. Laging kinakailangan ng Arc Warden kasi siya yung magbabasag ng egg, kaya sumabay sa Medusa. Pero tingnan natin kung kaya din naman ma-execute na LGD dahil may exorcism sila and may Ember Spirit sila na patara sa backline. Yun. So, ewan ko na lang ha. Paunahan to mag-online kasi. Merong
katawag dito arc warden, merong medusa yung kabila. So, pag mas mauna sila dun sa kanilang timing, sila talaga mananaig. Okay. Ayan, Boss Robin Ray, nag-message ako sa inyo, Boss Robin Ray. Pero naku po, Chalice, you know, delikado pa yata si Chalice. Hindi, wala pa namang available roar dito. Etong si Yang, pero si X Nova na lang yata yung mamamatay. Si Yang naman mabibigyan dyan. Good slow, NX Nova, Good Fates Edict para ma-delay ang kanyang buhay dyan. Anong, ang tagal nung ano yan, no? Fates Edict. Oo, level 1 lang din, pero grabe, ang tagal. Chalice, hindi maganda yung kanyang ano dito, last hit and deny sa top lane. 17 and 3, hindi siya nakakapag-farm. While yung ano naman dito, si Somnus, kahit napahirapan siya sa gitna, na solo kill siya, mataas pa din yung kanyang last hit and deny. Yo. Shoutout po kay Ate Diane at Kuya Pilage. Shoutout kay Dan. Na nanonood. Sino po ba yung Dan? Dan Bayulot. Daniel Jan Baluyot. Si Bayulot, si pero Somnus. Si Baluyot dyan. Mapapatay na naman ba ako? Ito, ang ganda na ng laning ni Ori. Ang ganda pa na laning ni Yang sa top. So, Vici Gaming is winning their lanes. So, we can safely say na okay sila dito sa ating game ngayon. Like kanina ng game number 1. Yes. Diba? Mamaya pa tayo dito hanggang matatapos, guys. Abutin pa yata tayo ng gabi. Maraming salamat kay Mark Peralta sa pag-network natin. Wala pa naman, 6 minutes pa lang. Kala ko 11 minutes na-shook si ako. Pero yung dito, magandang opening yung ginagawa niya. Malapit na sa kanya sa Necro 1, pero pakpakan sa baba. Euros taken down at Old 11. Maiisa naman, pero masaya pa rin siya kung sakaling siya ay ma-finish off dito ngayon. Dahil po, napatay nila yung carry ng Vici Gaming. So, pero it takes 2 and 1 na trade off din. Pero core yung namatay para sa Vici Gaming. Mabilis rin naman makahabol. Pero ito, nakabawi na. Si Ember Spirit sa gitna. Finally. Solo kill din. Solo kill. Mahirap din kasi gumawa dito yung mga support. Hindi naman naman yung support. Phoenix. Bench pull. Ganyan. Ay, hindi niya pa na-repeal yung bote. Sayang. Ay, na-repeal. Grabe naman yun. Ang tunay na pagmamahal sa support sa kanyang carry. Diba? Ganyan. Usually, galing ka sa base. Sige, punta ako sa mid. Matagal pa yung rune. Ibigyan kita. I-refill ko muna yung rune mo. Ipag-i-stock pa kaysa. Pag-i-stock pa kita. Ganyan ako mag-support. Ay naman, sana all. Madali lang din naman mag-stock para kay Oracle. Pero itong si Somnus, makikita dito nitong si DY, but they're both on high 12. Ito nasa ba? Kuha ni PYW yung RD. Ay, salamat kay Boss Robin Ray, ha. Maraming salamat kay Boss Robin Ray na pang sakto pa naman, no? Tinan mo, namamalat-malat na ako. Pati pambaro. Yan. Ganyan po ang epekto kapag iniiwan po ako ni Halo sa cast. Buti po, nandito po si JB Boy. Siyempre. Hindi, si Alu po talaga kasama ko dito tumakas. Alam niyo gagawin, nagdo-Dota 2 flip yan. Guys, punta po kayo sa Dota 2 flip. Pag nakita niyo po yung Alu lang malakas, alam niyo na po, nag-flip lang po, hindi na po nagkakas. Ayun nga. Pero yun, di ko sala. Bakit walang tournament yung Lupon, guys? Sobrang dami pa po kasing tournament na itong mga pro players. So maganda rin po kasi talaga pag makover namin. Pero guys, if mawala na po ng tournament, yung mag-start na rin po yung Lupon na magbigay ng tournament para tuloy-tuloy yung enjoyment nyo, guys. Battle of the Champion, hindi ko po sure kung kailan po mag-start, pero malapit na rin po yan. And the rest, siguro kailangan lang po talaga na sobrang, ngayon kasi syempre walang mga LAN tournament yung mga pro teams natin. Kaya sobrang daming nilalabas na online tournament para din sa kanila. Yes, puro tayo ngayon tournaments dito ng mga pro players para di din sila, alam mo yun, pumurol dun sa patch na binibigay. Kasi syempre sa tournaments din umaasaya na may pagbakbakan sa mga malalakas na teams. Online tournament ang sagot ni Valve dyan. Alright. Pero LGD, hindi pa rin naman tapos ang lahat para sa kanila. They still have that Arc Warden na alam naman talaga natin, merong comeback potential. Yan. Oy, Boss Robin Ray, friends na tayo. I-accept mo na rin ako, Boss Robin. Kasi may message na kita. Nagkaroon na tayo ng conversation sa Facebook, Boss Robin Ray.
Pero tingnan natin dito, guys, ah. Sobrang farming unlike nung game number 1. Tuloy-tuloy yung team fight nila, Necro 2. Na dito, etong si Beastmaster. So mid lane naman na yung gusto nilang i-take the tower. Pero maganda to para sa side ng Beach Gaming dahil wala pa rin. Bottom lane, makakapag-trade ba sila sa baba? Pero makukumit yata yung Exorcism. Just to push out, no? Oo, sa push out. Pero kailangan dito ng etong ni Shadow Shaman na pumunta sa mid lane para depensahan. May Serpent Words available na siya. Arc Warden, ano rin pala siya dito, book. Oo, oh, kailangan niya rin book. Para din, meron kasi itong mana eh. Mana Mother Burn. Pwede niya bigay yun lagi para kay Medusa. Medusa, no? Magandang item din. Kung pwede sila mag-sod? Kasi may Exorcism, may Serpent Wards. Hmm, magandang huli kung si Medusa talaga, no? Pero Chalice, nandito na din sa mid. Iniwan niya na yung top. So, ayan. Hindi ko lang alam. Reform na naman dito yung Mars, ha? Oo, oh, ngay. Medyo mahirap to ngayon kasi... Unlike kanina, nakakabuelo-buelo yung Mars ngayon. Pero Somnus will be spotted. Itong si FY, di niya alam saan siya pupunta. Itong itlog, mailalapag na makakatakas pa ba si FY? No, saktong-sakto naman talaga yun. Si Bat ni Eurus is on point to finish him off. While LGD, lalaban ba sila dito ngayon? Ba natin na lang? Exorcism, okay, Exo is out. Kaso, mahuhuli itong si Death Prophet doon. Isipin mo, nag-pop siya ng ult. Mamamatay na siya, di ba? Medyo OP, ang pangit, parang out position na rin kasi yung ginawa niya doon. Nakulong pa siya sa may arena, patay na rin yung mga support niya. Ang ganda rin ng ginawa eh, pagkalapag ng server mat. Pero naku po, Ori yata, madedeligado, pero mamamatay ko nila. Wala siyang mga ultimate to, ah. The first is there. Oh, fortunes end. At ito yung damage ng LGD. Hindi sapat para makadelete ng isang Ori. Ang kailangan talaga nila dito yung PL. Wala talaga eh. Mag-out na lang dito yung Vici Gaming kasi wala silang Zone Gaze, wala rin silang Phoenix, Egg, at etong Roar. Alos lahat ng ultimate. So, kakalman na lang muna dito yung Vici Gaming. Ang sakit nila sa teamfight guys ha. Kasi kapag nakapag-pop ng Egg, and then si Medusa nandun na sa gitna, mag-Stone Gaze, paano mo i-hit yung Egg kung kailangan mong tumingin sa mga mata niya? Magiging bato ka. Talaga yung combination na yun, perfect. Pwede, yung etong infest, ano ba ito? Alin. Kay, ano? Tempest Double. Oo. Tempest Double ng Arcade, pero X-Nova pa tayo. So, X-Nova, ay, good bubble save, pero patay pa din siya dito kay Yang. And right now, so Chalice naman ang kanilang susunod. Wala pang damage yan, no? Chalice, oh. Wala pang damage si Chalice. Guys, patay pa si Chalice! Nagawa niya. Nadali siya dyan. Pero, kailan nangyari yun? Itong si Death Prophet naman, sinusubukan ni Pressure yung bot. Ay, Medusa naman, napatay nila si Medusa. Pero ano, masyadong wala pang damage yung Arc Warden doon. Dapat hindi niya na rin siyang pumilit na napatayin. Tumatakbo naman na yung dalawang hero dito ng Vici Gaming. Pinabayaan na siya, pero ang gandang nandun na agad yung Mars para... talagang mapatay nila totally yung Arc Warden. Pero meanwhile, yung bottom lane nun, napatay naman yung Medusa. Nagka-trade lang din. Okay. Pero sa ngayon, umahabol yung LGP ha. Pero parang ang pangit ng play. Mahirap yun nila, lineup nila ngayon. Pero parang hindi kasi nila, walang mag-frontline sa kanila, walang... Ang daming pa problema ni Chalice. Chalice hindi rin naman ganun kadami yung kanyang item. Radiant's bottom tower is under attack. Nice. Hindi ko alam paano na ito. Ala, grabe. Grabe din kasi yung ginagawa dito ng Vici Gaming. Yung pang-dominate nila sa farm, pang-bubosset nila kay Arc Warden para hindi na makahabol. Wala, nag-pay off lang lahat ng yun. So, LGD, kailangan pa nila ditong kumuha ng mga proper item bago sila makabahan na talaga. Tuluyan. Diba? Tsaka ano... Kung madaming item dito si Chalice, papalagi. Pero kasi sobrang nahihirapan siya. Kita mo yung net worth niya sa Beastmaster, mayaman pa. Wala, mahirap ito. Para sa kanila ngayon. Felix. So, let's see. What will happen in this game. And Chalice, siya na lang gumagawa ng space para sa sarili niya. Pero habang ginagawa niya, nagkakaroon nga ng bakbakan dito sa may bottom lane. DY will be caught. Here, pero makakatakas pa yata, but no.
There goes Old Eleven finishing him off. There's Old Eleven, tamang sustain lamang with the Spirit Siphon, but the damage from Vici Gaming might be enough to finish him off. There's the bubble to save him now, but BYW will still take him down. Si Yang buhay pa dyan, and Sui Somnus. Teka lang, gusto nilang patayin itong si Yang Xnoble, finishing him off with that Terrifying Flames. It's Somnus. Nasibat dyan sa punuan. 2-4-2 trade ang nangyayari ngayon. Pero lalaban at lalaban pa rin yung LGD dito ngayon. Ori, nawalan siya ng mana. Surprisingly, 4v5 yun. Wala dun siya quartet. Okay, okay. Anong next item niya, MKB? Oo nga, MKB agad. Para pasok agad dito kaya, no? Hindi, kung sakali kasing ano. Sakaling mag-butterfly, di ba? MKB agad. Pero ang galing pa rin sa Somnus dito. Bagay. Pero Old Eleven na naman, kakabuhay mo lang, patay ka lahat. Oo, ang ganda naman po talaga. Ang delay niya doon, mabubuhay pa yata itong si DY mo mamapatrap. Wala siya kasama, si Old Eleven na sustain. 1v3, nasusustain pa niya ang kanyang sarili dyan. Makakatakas pa ba? Old Eleven is still alive. Si X-Nova. Ang ganda ng sacrifice niya doon. Ang ganda ng ano niya, sige ako na lang sibatin mo. Pero hinahabol pa rin sila dito, hinahabol pa rin sila dito. No. Teka, dali ata, Spirit Siphon, charge might be enough, Arena Blood will be given, and there goes Old Eleven, final taken down, patay itong si FY. Kala ko pa naman, ano? Kala ko pa naman din na makakatakas pa silang tatlo, pero hindi pa rin tumigil dun, itong VG Gaming, kasi alam nila na magkakaroon ng arena. Resomnus, madedelikano, wala siyang mana. Wala na. Delikado dito, LGT, nakuhaan sila ng tatlo doon. Uy! Now, ano yun, na-underestimate niya na may magic missile dito si, ano, si DY. Ay, paalam na dito, oh, wala siya TV available. May remnant, pero walang mana. Naku, inaapat na. Wala nang gagawin dyan sa Ember. Wala, ang hirap nun ah. Hindi niya na-anticipate. Lead dagger completed para kay Mars. Hindi niya na-anticipate na habulin pa rin siya. Grabe yung sahabulan dito yung Vici Gaming, guys, ha. Pag alam nila kaya pa nila patayin, why not? Ba't nila bibigyan pa ng space para makapag-farm or makabawi, diba? Yes. Magmidas para makahabol, sabi dito. It's too late na yata para magmidas siya, guys. Medyo late na nga din. Wala, grabe din eh. Grabe na yung ginagawa dito ng ano. Ng Vici Gaming. Oo, pero din naman yung ginagawa ng LGD sa bottom lane. Yung dalawang support pumunta sa baba para kahit papaano, di ba, mabuy time nila. Yung pagpupush dito ng Vici Gaming and then ma-force nila na makapag-back pero kailangan isang mabilisan kung makukumit niya yung exorcism sa bottom lane. Ayun nga, pero let's see. 14-9, pero LGD, 3k bend lang sila, so pwede pa silang makahabol with Chalice, with that Arc Warden, diba? Si Somnus, ginagawa pa rin naman talaga niya yung part niya. Actually, siya yung gumagawa ng lahat para dito sa kanyang team para magkaroon ng space. Pero itong si Chalice, mauhuli na dito nung apat, and Euros will be taking that kill. So, wala ka din. Talaga isang mabilis na execute. Pwede silang mag-Roshan ngayon. Napakayaman na naman na Medusa. Wala silang pansabay kay Medusa. Paano na ito, mga sir, going for Butterfly, 3-1 daw, BG, trust me, sabi. Guys, sa makinapos na dito. Oo nga, kanino ba mga bossing? Kasi siguro yung iba nasa Vici Gaming yan eh, pumupuso yung mga yan. Diba? See, we'll see. Paano ba magiging takbo ng laban natin ngayon? LGD, wala, nilalaman na sila dito nung ano eh, ng Vici Gaming eh. Easy siya. Pero kita mo yung ginawa ng ano ah. Sa baba. Oh, tignan mo. Tamang basag lang sa tower si FY. Yun nga eh. Papalag din. Kung kapalag pa din yung LGD. Talagang lahat susubukan din nila para maipanalo itong laban na ito ngayon. Pero ito na. Bakbakan kung bakbakan. The multiple lockdown for Somnus. Baka makagalaw. Euros will be taking that kill. So, wala na. Ang strong na dito ng carry ng Vici Gaming. Kailangan siguro nila Lotus Orb. Para sa roar. Sakit eh, sakit eh. Pag na-roar ka, totally lockdown ka eh. Yun nga eh. Tuloy-tuloy lang, no? Ay, nako. Pa isa-isa pa sila namamatay. X-Nova. Madadali na naman dito.
samahan nito for LGD ah. Pero Vinci Gaming, grabe yung kanilang ginagawa. Nagpe-pay off yung pagkuha nila sa lane. There we go, 20 minute mark. Walang nakukuhang outpost yung LGD. And Vinci Gaming is just dominating them. Boss. Nag-leave na si Paparazzi sa VC. Hindi po guys, siya po si Orus. Urus ba tawag doon? Urus. GG na to. Hindi na sila kaya manalo sa teamfight eh. Tsaka tinan mo yung form nung ni Chalice. Tuloy-tuloy na rin siya. Oh, patay na. Yung Mars and Oli. Dito, itong Somnus Good Fortune's End para makahabol. So Arena out. Of Blood para daw di makapunta. Yung iba from the side of LGD. Ito na nga yung itlog. Gugo ba nila ito ngayon? Pag ito nabasa, good play from LGD. There it is. Nakapag Magic Missile pa nga dito. Itong si DY. Bakit siya mapatay dito? Nitong si Old 11 for a double kill. Exorcism is there. Kaya malakas dito yung LGD sa teamfight. And right now, Ori will just push LGD away. Good bubble. Nakatulak pa nga. Pero papalak pa din naman sila. Natali na nga dito itong si Urus. And LGD is trying everything to win this clash. 3-man down for the side of VT Gaming. Somnus still on to the chase para dito sa Medusa to. Wala ka ng ult. So papasok kami na Itali na nga. Pero Somnus, napakakati naman talaga. So mananakbo muna yung LGD dyan. And they will go for the tier 2 middle tower. Grabe naman. Dikit na dikit yung ating laban dito mga sir. Kahit may Aegis advantage sila, hindi sila nanalo doon sa may teamfight na yun. Dahil ang gandang pasok nung Shadow Shaman from the backline na nakapaglapag siya ng Serpent Words niya. Napatay nila dito si Mars. Pero then again, kahit nag-stone gaze yung Medusa, na-force naman siya na mag-back. Pero kita mo naman, parang konting pang ma-micro lang, nag-swing agad ang 3K na lang yung kalamangan nila. Ano nga eh. Sabi nga, nakabawi pa yung LGD. Guys, LGD. Siyempre. And right now, si Chalice. MKB na, completed para kay, tawag dito? Arc Warden. Arc Warden. Okay, ito. So, buti na nakuha niyan bago pa makapag-butterfly dito si Medusa. Problema yan kung hindi eh. Diba? So, solid, solid play from Chalice. Let's see kung hanggang saan tumahold ng LGD. At malay natin, diba? Mabaliktad pa talaga nila itong laro. Hanggang saan, okay, hold? Siguro mga pag nakta 60 minutes, hold na hold na talaga yan. Siyempre, meron naman sila Arc Warden, di malabo. Pero kahit pa paano, di ba? Tinan mo ginagawa dito ng LGD, pinaflow pa rin nila yung bottom lane niya. Pero magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa atin, guys. Uy. Hello po sa inyong lahat. Nagmeriende na po ba kayo? Shoutout po sa mga bossing natin na nanonood. Kay Boss Robin Ray, kay Pabsi Pabsi, hello po. At sa mga flippers natin, mga puyat guys ha. Mga tropa natin, Flip Lord, si Makoy, tsaka si Boss Daniel, tsaka si Baby Zoo, Z. Yan, mga tropa natin sa Flip Lord, yan. Kay Boss Royce. Kita-kits dun sa Dota 2 Hunt. Pero, ayun. Game be completed para kay Death Prophet. Okay, maganda. Ayan. So, eto na. Tignan natin kung paano ba mangyayari dyan ngayon. Pero, Tingnan natin daw ang mga item. Item check tayo mga sir. Item check tayo. Aunin natin si Mars. Going Blink Dagger going for BKB. Butterfly completed para kay Medusa. Beastmaster, meron siyang Necro 3, Pipe. Phoenix, Bezel going for Assault Keras. Lotus Orb. Lotus Orb. Butterfly. Butterfly completed na for Medusa. Grove Bow. Yan, item dito ni Medusa. Pero bottom lane, pinapressure dito ngayon ng LGD. Oy, and they will catch Urus. He is down. Pero, ano yan ah, nag-take sila, nagbigay sila ng dalawang ultimate. So, kailangan nila mag-ingat para sa teamfight na to. Nako, walang Mars, no buyback yan. Papalag pa din naman yung LGD dito ngayon. Old 11 bursted down. Ang gandang win nun for Vici Gaming. Ngayon, yung LGD mapapaback na given. Nabawas yung crowd control nila. They are helping out Ember Spirit in every way they can. The false promise to save and delay his death. Eto na nga po ngayon si Somnus nananakbo na. Pero habol pa din itong si Young. They don't have the roar para dito, pero Chalice
takbong-takbo na lamang. But that swap from DY, napakaganda shackles para dito kay DY. But FY will have to fall back kasi siya na yung focus and Ori will be finishing him off. 3-for-1 trade, not a very good one for LGD. Ayun na nga rin sinasabi ko na wala na silang mga ultimate, wala na silang serpent water exorcism. Pero kita mo naman na pinatay nila yung core na Mars. Pero kita mo, kapalit apat, tatlong buhay dito para sa LGD at natalo sila sa teamfight. Ang pangit ng positioning na yun, mawawala na yung exorcism dun sa teamfight. Yung Medusa pre-hit dun sa may 3 line plus yung egg. Pag yung egg plus yung ultimate ni Medusa nag-connect, wala kayong gagawin. Hais. Paano kaya ito ngayon? And... ba't ganun, Butterfly? Pabigibin na dito si Beastmaster. Pahirap na ng pahirap ang sitwasyon for LGD. Kung si Ark... Tinan mo, sinasabayan na lang sila ng Medusa. Paano pa makadivine niya, no? Lalaban naman yun si Medusa. Eh. Sakit to, boom! Napakasakit naman talaga, pero wala nang mana dito ngayon itong si Medusa. Lalaban pa rin ba? Medusa! And they will still fight itong si Somnus. Sinubukan man laban, pero Ori, grabe naman. Double damage yun, sir! Hindi ko alam kung anong plano nila dyan. FY might be taken and pwede nang tumawag ng GG yung LGD. Nilabanan nila guys, so naka-double damage. Plus may sunray na sustain. Plus may lifesteal pa to. Wala. Pero kita mo, naka-double damage. May nandun yung etong si Young. So yung aura ng bloods niya doon. Nag-re-regen etong si Ori. So, tier 3. Sana pero hindi. Wala eh. Kulang sa item yung LGD. Pangit ng posisyon. Wala si Death Prophet. So, paano sila lalaban? Ayun. Nagbabago pag-ibig ko sa'yo laban. Ang nyari, isang mabilisan. Pinasag yung mid lane. Sila'y nangubos laban. So, wala to composer. BKB. Completed para kay Mars. Beastmaster. Anong pangalan dati ni Beastmaster? Rexar. Rexar. Ngayon, Beastmaster na. Ano? Si Rexar. Anong pangalan si, ni Phoenix dati? Wala, Phoenix na talaga siya. Si Medusa. Icarus. Ah, Icarus. Phoenix dati, Icarus. Si Medusa na talaga kahit tatawan pa. Pero may tipay tayo, cameraman. Tingnan mo, Old 11 mo, matay. Patay dito si Old 11. Bawal na daw lumabas ang matatanda, pero lumalabas pa din siya. Itong si Chalice, nahabol nitong si Mars. The Arena of Blood is really great. Taking Chalice inside. Pero that delay coming from Xnova with bubble, pero BKB from Mars will be popped at dominating that. Tingin ko game number 3 pag hindi pa rin nilabinan yung Medusa pa rin dito itong Michi Gaming. Hindi malabo. Mm-hmm. Sila at sila pa rin. Yung same lineup, same pa rin. Yan. Pero top lane dito, gusto na lang basagin. Okay. Tier 3. Gorgon daw, Medusa. Gorgon. Ah, Gorgon. Oo, si Gorgon. Yan. Ang Dota 1 yun, Dota 1. Ah, Dota 1 si Gorgon. Gorgon. Si Bloodseeker. Sir Berger. Stray queer. Hindi ko alam eh. Si Benchpool Spirit, sino siya? Benchpool lang? Nang Dota 1? Mayroon pa isang pangalan, nakalimutan ko lang din. Benchpool? Si Arc Warden ba may Dota 1 na wala pa no? Wala pa yata. Si Ember Spirit. Wala na, wala siya. Dota ano yun? Dota... Hindi, meron na Ember Spirit dati. Ano pangalan niya dati? Di ko tanda eh. Ayun. Chandelier. Chandelier. Benchpool, ayun. Chandelier, Silkwood. Grabe naman yung pangalan nun. Chandelier, Silkwood, Benchpool. Kaya maraming salamat ha, guys. Pero ito, Roshan. Oops. Teka, nalaban daw sila dito ngayon. Tamaya na kayang kwentuhan. Next Nova. God zoned out. Ang ganda naman talaga ng ult dito ngayon ito. Ay, yung ego. Kikita mo yung egg. Freely
dropped para dito kay YGG will be called habang nagkakaroon ng team fight. That is a really good play. Kasi magagawa, sobrang yaman dito ni Ori. Wala na. Meron daw si Arc Warden. May Arc Warden po sa Dota 1. Eh, nakalimutan ko na po lang. Eh, maraming salamat sa mga nanonood. Pero isang mabilisan, hindi pala mabilisan. Pero kita mo naman, nakabawi agad yung BG Gaming dahil sa kanila Medusa Peak pa rin. Yung combo ng Medusa plus yung egg na po-provide na BG Gaming, hindi kaya sabayan dito ng LGD. So, kailangan dito mag-isip ng LGD or if ever man din na ma-anticipate nila na i-pick dito ng BG Gaming yung Medusa, mas maaga nila ma-pick yung Phantom Lancer siguro para may pansabay sila dito kay Medusa. Kung yun at same line up pa rin yung ipipick dito ng BG Gaming ha? Kasi first pick sila Mars palagi. So, mag-pick sila dito ng Medusa din na fourth pick. So, kailangan makita na rin na LGD dito yung pool lineup palagi na pinipick ng BG Gaming, guys. Outfarm din kasi yung Arc Warden eh. Kaya naman pero outfarm. Wala. Hindi din talaga siya nakasabay dahil napahirapan siya nung Beastmaster sa top lane talaga. Hindi siya makapag-farm. Yan daw, si Seth Arc Warden, si Zin Ember Spirit. Uy, mga tropa natin, oh, si Seth, oh. Ah, okay. Ang gaganda pala ng mga pangalan nila dati, no? Halos lahat naman na hero na sa Dota 1. Hindi, si Marsh, wala, ah. Bago si Marsh, na si Marsh, ah. Seth the Arc Warden, ayun. Si Shadow Demon ang Eredar. Uy,